Hi everyone! It's me again, Carlin, and welcome back to my vlog. For today's video, gagawin ko na ng final and honest review itong Zainab Haraki set or whitening slash maintenance set ng Brilliant Skin. So, nabili ko sila ng 350 pesos. Yung rejuvenating set nila is 300 pesos. So, nag-start ako gumamit nito noong March 2 and hindi pa nag-1 month yung paggamit ko sa kanya, but i-stop ko na siya ngayon dahil next month may pupuntahan kami and kailangan na talagang mawala yung mga chismis sa mukha ko. And as you can see, marami pa din sila, parang lumala, pero mga ano na lang yan, mga pimple marks, mga alam niyo na pag may nakakapa akong hindi kaaya-aya, ayan, pinapakialaman ko, kaya yun yung nangyayari. So kailangan ko nang mag-exfoliate para matanggal na din yung mga dead skin cells. Ayan, so gagawa ko ng separate video para sa bagong product na gagamitin ko. So ngayon mag-focus tayo dito sa Zainab Haraki set. So nag-start ako March 2 and today is April 27, mga 6 or 7 days pa before mag 1 month dapat yung paggamit ko sa kanya. Kaya lang, yun nga, nagmamadali ako na matanggal na yung mga chismis sa mukha ko. O yun, mag-focus tayo ngayon dito sa effects and sa mga na-experience ko sa products na to, kasi nasabi ko naman na yung iba doon sa part 1 ng video about sa Zainab Haraki set. So kung gusto nyo makita kung ano yung itsura ng products, kung magkano and whatsoever, dun nyo panoorin sa part 1 ng Zainab Haraki set. So ito na yung part 2 and mag-focus tayo sa effects niya mismo. First, dun sa sabon, nagamit ko siya ng 3 weeks. Dati talaga, yung sabon yung pinaka-huli or pinaka-hindi nauubos, like na-expire na lang kasi hindi siya nauubos dahil sa mukha ko lang siya ginagamit. But ngayon, ginamit ko siya pati sa buong katawan ko kaya siya yung una na naubos. And pagdating naman sa effect, makikita niyo yung, kung makikita ninyo dun sa video, di ba pinakita ko na yung sabon is merong dalawang color, yung pink and white. Yung pink is yung soft, yung parang texture niya, tapos yung white naman yung parang rough. And pagdating sa paggamit ng sabon, hindi niyo siya kailangan ibabad. Kailangan niyo talagang i-rinse agad kasi medyo matapang siya, mahapdi siya sa balat. And lalo na pag meron kayong pimples or mga sugat-sugat, so kailangan niyo talagang tanggalin agad yung product sa mukha niyo kasi mahapdi siya. So pagdating naman sa kung nakatanggal ba siya ng pimples, yes, nadadry niya yung pimples, nagiging fresh din yung skin mo. And yun, medyo ano lang talaga siya, medyo matapang. So, hindi niyo siya kailangan ibabad. Okay? Nakakaputi din siya, nakatulong din siya para mag-lighten yung mga pimple marks ko. And kung mapapansin niyo guys, nag-lighten naman siya, di ba? Nadagdagan nga lang kasi palagi kong pinapakialaman. So, ayun. Kasalanan ko din to. So, pagdating naman sa toner, ayan guys, kalahati pa lang siya. Dati, mabilis na nauubos yung toner. Yung toner yung parang pinakauna na nauubos sa isang set na ginagamit ko. So ngayon, siya naman yung matitira. Kasi dati gumagamit ako ng cotton pag nag-a-apply ako ng toner. Kaya mas mabilis siyang nauubos. Tapos palagi ako nagme-makeup. Tapos before ako maghilamos, nag-toner muna ako para matanggal lahat ng dumi na nasa mukha ko. But ngayon, medyo tipid yung paggamit ko sa kanya kasi hindi na ako gumagamit ng cotton. Yung ginagawa ko na lang is naglalagay ako sa kamay ko. Of course, kailangan malinis yung kamay. Naglalagay ako sa kamay ko tapos parang hinihilamos ko na lang siya, pati sa leeg. So, yun yung ginagawa ko. Kaya medyo tipid ko siyang nagamit ngayon. And pagdating naman sa toner, hindi siya harsh. Like, parang naglagay lang kayo ng micellar water or naglinis lang talaga ng mukha. Like, wala kayong ma-feel na hapday or anything. And, medyo sticky siya pag in-apply mo, pero ilang seconds lang, nawawala na din yung parang sticky na feeling. Tapos, pagdating naman sa, tawag dun sa effect niya, yung nakita ko sa kanya is, nakakatanggal talaga siya ng dirt, like lahat ng dumi sa mukha mo na natatanggal niya. Sa feeling ko, refreshing din siya pag ginagamit ko. So, satisfying din siya gamitin kasi natatanggal talaga lahat ng dumi sa mukha mo. So, ayun. Pagdating naman sa whitening cream nila, paborito ko to guys. Pag in-apply mo siya, ayun, ito na lang yung laman niya. Feeling ko magagamit na lang siya ng mga dalawa or tatlong beses. Ayun. Gagamitin ko na lang siya sa ibang parte ng katawan ko. Kasi, ngayong gabi na ako magsistart ng bagong product na gagamitin ko. So, ayun. Pagdating dito guys sa whitening cream nila, gusto ko siya kasi nakakalighten talaga siya ng pimple marks. Halimbawa ganyan, makikita niyo, dami kong pimple marks. And ito talaga yung nakatulong para mapalighten lahat ng pimple marks na yan. Pag nag-apply kayo nito,
mafe-feel nyo na parang sticky yung feeling. Pero after ilang minutes lang naman natatanggal siya. Like, parang wala na kayong nilagay sa mukha nyo. Ganun, mag-an lang naman siya sa mukha. And yung isa sa nagustuhan ko sa kanya kasi nakakatanggal talaga siya ng pimple marks. Napapalighten niya talaga. Hindi nga lang niya naubos. Ayan, kasi pinapakalaman ko. Ang galing. Pagdating naman sa sunscreen, dalawa yung ginamit ko. Ayan, ito. Pero ito talaga yung sa Zainab Haraki set. Ito naman yung parang dati nilang sunscreen. Kasi ito, una ko itong nabili before yung Zainab Haraki set. Eh, tinitipid ko itong sunscreen na to kasi pinaka-favorite ko to dito sa set nila. Kasi kakaiba to, guys. I-compare natin sila, ha? Ayan. So, pareho lang naman sila lahat. Yung pinagkaiba lang nila is, ito, guys, peach yung kulay niya. Para siyang tinted sunscreen. Parang naglagay ng light foundation lang. Kaya favorite ko siya kasi kahit hindi ka na maglagay ng concealer or foundation, parang may nilagay ka na sa mukha mo. So, napapaputi niya yung mukha mo and nagkakaroon din ng, alam mo na, ng buhay. Ito kasi, puti lang yung kulay nito. Like, normal na sunscreen. Ayan, puti lang siya. Kaya, ginamit ko to kasi tinitipid ko to. Kasi parang, hindi ko kasi alam kung ano dapat yung bilhin, pag halimbawa yung sa parang sa shade na lang, diba? Kasi naano ako baka yung mabili ko yung ganito na white. So tinitipid ko siya kasi feeling ko wala silang binibenta na yung itong peach yung kulay. Feeling ko lang, ha. So ayun, pagdating sa sunscreen nila, guys, sa lahat ng sunscreen na nagamit ko, ito yung pinaka the best, ito yung pinaka gusto ko. Kasi pagdating pa lang dun sa peach na kulay niya, tapos pag naglagay ka, alam mo na, parang naglagay ka ng tinted sunscreen. Ay, parang naglagay ka ng foundation, yung light lang. Kasi ako, hindi na ako gumagamit ng foundation, ng concealer, kasi mabilis ako magka-pimples pag gumagamit ako. Like, ilang oras lang or minutes, may tumutubo agad. So, ayun. Yun lang naman so far. Para sa mga kagaya ko na may mga pimples, pimple marks, siguro mas okay kung gumamit muna kayo ng exfoliating products. Yung mag-exfoliate muna kayo para matanggal yung mga pimple marks nyo and pimples ninyo. Ito kasi, guys, mas okay lang siya gamitin kung halimbawa gusto nyo magpaputi ng mukha or maintenance na din. Ganun, kasi hindi naman siya matapang. Kasi hindi niya talaga fully natatanggal yung mga pimple marks. Ayan, makikita nyo naman, di ba? Dumami sila, guys, kasi nga pinapakalaman ko ulit-ulit. Yun lang naman, guys, for today's video. So far, para sa akin, the best pa din naman tong products na Zainab Haraki set. Pagkatapos ko gumamit ng product na mag-exfoliate ng skin ko, babalik ako dito. Hindi ko lang alam kung dito or sa isa ko pang gustong product. I mean, brand. Pero feeling ko, ito ulit yung babalikan ko. Kailangan ko lang muna tanggalin yung mga chismis sa mukha ko. So, recommended ko din naman siya sa inyo, pero para lang dun sa mga walang tigyawat and pimple marks. Or kung halimbawa meron mga pimple marks yung hindi ganito kalala, and hindi kagaya ko na pinapakilaman lagi yung mukha, kaya imbis na mawala, dumadami. So, ayun lang, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and share this video kung nagustuhan ninyo. And, yun, bye!